Hey guys, it's me Charm and welcome to my Janice Lang Book 1 Reading Vlog. So this is my second reading vlog simula nung ginawa ko tong channel na to, and sobrang tagal na rin nung last ko tong ginawa yung Shine by Jessica Zongpa, yung ginawa ko ng reading vlog. So ililink ko na lang din dyan down below. And also, ngayon na lang din ako ulit nakapagbasa ng Tagalog written ng libro. Kaya sobrang excited talaga ako nung dumating sa akin tong libro na to. So before mag-start yung mismong reading vlog, bibigyan ko lang kayo ng brief na background tungkol sa author. So yung author nito is si Sir Edgar Calabia Sommer. So based dito sa likod ng libro, si Sir Edgar Calabia Sommer ay pinanganak sa lungsod ng San Pablo. And bukod dito sa Janice Lang series, meron pa siya yung mga ibang libro, which is yung Walong Diwata ng Pagkahulog noong 2009 at yung sa kasunod ng 909 or 909 noong 2012. So itong Janice Lang series na to, yung first YA novel niya. And nagtuturo siya sa Ateneo de Manila ng panitikan at malikhaing pagsulat. So if gusto niyo pang makilala si Sir Edgar at makita yung mga ibang libro niya, ililink ko na lang din dyan down below yung website niya. So mag-proceed na tayo sa unboxing ng librong to. So ito na nga yung libro na Janice Lang at ang Tiyanak ng Tapon. So para sa librong ito, susundan natin yung journey ni Janice Lang na isang araw ay magugulat na lang siya. Sa isang computer shop sa bayan ng Balanga ay makikita na lang niya yung mga kasama niya maglaro ng tala online na patay na. Siya lang ang nakaligtas nung araw na yun. And then after nun, naging sunod-sunod na yung mga kaso ng mga kabataan na namamatay sa iba't ibang panig ng bansa. Until one day, may kumonta kay Janice na nagpakilalang si Joey na isa rin daw siya mismo sa mga nakaligtas sa larong iyon, which is yung tala online. So hindi niya inaasahan yung mga matutuklasan niya mula rito. And ano ba yung magiging ugnayan niya dito sa kinahumalingan niyang RPG and sa Tiyanak ng Tabon? So i-discuss naman natin yung physical aspects nitong libro na to. So ayan yung cover niya. And then ito yung likod. And then, ito yung spine niya. So, sa spine niya is color red. And nandito yung symbol ng necklace ni Janice Lang. So, ayan. And then, dito sa may cover, nakalagay rin dito yung awards na napalanunan nitong libro na to. Which is yung National Book Awards 2015. And National Children's Book Awards noong 2016. So, ayan. So, yung illustration is by Borge Sinaban or Borg Sinaban. Comment down below na lang kung tama ba yung pagkaka-pronounce ko ng pangalan niya. And itong libro na to is 4th edition na. So ayan, nakasulat siya dito sa may first page. So ayan. So sa overall quality, medyo maganda yung papel na ginamit dito. And then yung sa cover, hindi siya flimsy. Unlike ng mga ibang books na meron ako, tapos international book pa. So ito, sobrang sulit nito. For 175, which is yung regular price niya. Kuha ko lang ito ng 123 pesos nung Shopee sale nung March 27 ata. Yun yung kasabay ng Lazada birthday sale. And as you can see, marami akong natab sa libro na to. So ayan. And then yung tabs na ginamit ko dito is actually 3 colors. Yung color blue is yung mga scenes na kailangan kong matandaan. If ever may makakalimutan ako, ganyan. And then yung isang tab, which is yung yellow. Ito yung tabs sa mga nakakatawa na scenes dito sa libro na to. And lastly, yung tab na green. So ayan, iba siya dito sa dalawang to kasi hindi siya transparent. So ito yung mga yung tab na pwede isulatan. And yung tab na to is yung para sa mga words na hindi ko alam yung meaning or parang medyo malalim para sa akin. So ito yung mga need kong i-look up na words. So ayan, dito siya. Yeah, for example, yung Barbaroka, Sigbin, Dinaluhong, Pagtalilis, yun medyo hindi ko siya naiintindihan. So yan, sinulat ko dito.
So that's it for now. Magsistart na yung reading vlog ko and I'll see you guys later for my final thoughts or review tungkol sa librong ito. Hey guys! Good morning! So, day 2 na ng pagbabasa ko ng Janus Silang at ang Tiyanak ng Tabon. So, I'm on page, 52, Kabanata 4. So, ayan. So far, na-enjoy ko siya. And okay pa naman siyang basahin kahit gabi. Hindi pa naman gano'n nakakatakot. So, I've read the first 50 pages and masasabi ko lang, hindi naman siya ganun ka-dragging tulad ng mga ibang sinasabi ng mga tao sa reviews kasi nga, diba, nandun pa yung world building and also reasonable pa yung medyo pagbagal ng story niya. And ang gusto ko rin dito is that yung humor dito sa book na to, hindi siya pilit. Kumbaga, sobrang natural lang niya na alam mo yung kahit parang ang seryoso nung dating, matatawa ka pa din. Tapos yun nga, first 50 pages pala, ang dami ko nang na-annotate. So, ayan. And medyo marami na akong na-annotate. And ito, gumamit ako ng 3 tabs dito sa libro na to. And explain ko na lang to sa inyo siguro before itong video na to or after na lang. So magbabasa na ako ulit and I'll see you guys later. Reading update for Janus Silang and at Tiyanak ng Tabon. I'm on page 105. So dito na ako sa may alamat, Kabanata 7. So ayan. And ang masasabi ko lang, palalanan ng palalain cliffhanger. Hindi ko na halos mabitawan tong libro na to. Kung di pa ako inantok kagabi, baka natapos ko na to. Sobrang curious na rin ako sa mga characters ni Boss Serge, ni Micah, ganyan. So, kung sisipagin ako today, baka matapos ko na to eh. Kasi ano lang, hanggang ano lang naman to eh, page 179.
So I'm finally back for my final thoughts or review sa librong ito. And first things first, disclaimer lang muna. So lahat ng sasabihin ko about sa libro ko ito is my own opinion. Iba-iba rin naman tayo ng preference when it comes to books. And if may mga nasabi ako dito na hindi tugma sa inyo, let's have a healthy conversation sa comment section ko below. So I rated this book solid 5 stars mainly because of the following reasons. As for the characters, sobrang realistic talaga nung mga to. Especially sa household ni Janus. Yung alam mo yun, the typical Pinoy family, kung ano ba yung ginagawa ninyo kapag nandun lang kayo sa bahay. Yan yung mga, yung conversation mo sa mama mo, sa papa mo, sa mga kapatid mo, ganyan. As for Janus' friends naman, medyo realistic din eh kasi nung nasa setting na sila ng school, sobrang nostalgic talaga nung naramdaman ko kasi parang namiss ko biglang maging high school student. Yung tipong papasok ka lang, upo ka sa classroom, makikinig sa teacher mo, and then after ng class ninyo, yung maglalaro na kayo ng mga kaklase mo, either computer games or food trip ba kayo just sa street food malapit sa school nyo, ganyan. Though as of now, wala pa ako na-feel na attachment sa mga characters kasi halos lahat ay introduction pa lang. Though alam ko sa sarili ko na magiging favorite character ko to, si Janus. So second is yung plot or yung story ng libro na to. First few chapters talaga, naramdaman ko na medyo dragging ng konti yung story. Pero ako understandable naman kasi, syempre, usually naman pag book 1 eh, nandiyan yung world building, yung character introduction, ganyan. So ako, medyo forgiving naman ako eh kapag alam kong part 2 ng series. As much as possible talaga, binibigyan ko siya ng chance. Kasi meron talaga yung mga story na ganun eh. Tapos biglang kapag dating sa gitna, yun, okay na siya. As you read further, nagiging interesting talaga yung story eh. Like, every chapter may pasabog talaga. And then yung cliffhangers, grabe. Grabe talaga. Isama nyo pa yung mga twist din. Grabe. And feeling ko mas okay na basahin nyo to nang wala kayong masyadong idea sa libro na to. Para alam mo yun, sulit yung pagka-shock ninyo, pagka-frustrate ninyo sa mga cliffhangers and twist ng libro na to. Yung tipong ayaw na kayo patigilin magbasa kasi sobrang curious ka na talaga sa mangyayari sa susunod na chapter. And lastly, yung writing style. As for the writing style, Sir Edgar, kung nanonood po kayo, sobrang galing nyo po talaga. Hindi ko po alam kung anong magic ang meron yung pagsusulat ninyo, pero sobrang hanga po talaga ako. So at first, inamin ko sa sarili ko na nahirapan talaga ako sa mga ibang words dito sa libro na to. As you read further, makikita mo dito yung certain balance ng modern na mga salita and then sa mga malalalim na Tagalog words. And yung humor ni Sir Edgar sa libro na to, grabe, sobrang nakakatawa. It reminds me of Rick Riordan na writing style. Na alam mo yun, hindi pilit yung pagka-comedy ng ibang mga lines dito. Kumbaga, sobrang natural lang ng dating. Kaya yun talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit ko binigyan ng 5 star itong libro na to. So yun na nga yung final thoughts ko sa libro na to. So as much as possible, hindi talaga ako nag-spoil nito kasi hindi nyo may enjoy itong story na to kung diniscuss ko lahat dito sa video na to. And if you reach this part of this video, gusto po kayong i-invite ni Sir Edgar Calabia Summer sa Lenovo Future Academy na traveling storybook that is coming to the Philippines very soon. So prizes awaits the students or educators who can best share their stories of schools of the future. So stay tuned for the announcement for the upcoming contest from Lenovo. So ililink ko na lang din down below yung Instagram handle ng Lenovo and yung post ni Sir Edgar about this. If you find this video interesting, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel and click the bell notification beside it para updated kayo sa mga future videos ko. So yun lang guys, I'll see you on my next one. Bye!